Tinikitan siya, no permit. Ang sabi niya sa akin, Hepe, yung kanyang truck may kargang equipment. Yes, sir. Public service naman to. Apo, walang personal yes, sir. Issue. Yes, sir. Apo. Kaya naka-video apo, tayo. Apo. Gusto ko malaman, Hepe, kung may ordinansa. Ordinansa, no? May ordinansa kami, no? Pero dahil nga po sa kipot ng aming daan dito, ang ginagawa po namin, ko yung ordinansa meron sa pagpapakalan, sir. Pinakukuha. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Ang nangyayari po, sir, dahil nga po yung aming daan ito, medyo masigil. Yung aming polisiya na lang, hindi na kami nabibigay ng permit, hindi na kami nabibigay dahil nga po. Ang ginagawa namin, no, dahil nga yung aming kasada rito, medyo makikiputan, ay ginagawa namin, mag-travel na lang sila ng gabi, 10 to 5. Para kasi wide yun, tama eh. Paka wide. Pero kung hindi mo nang wide ano ba yung sasakyan mo? Ilang wheeler ang truck mo? 12-wheeler po, sir. 12-wheeler. Oo. Ano yan? Naka-flatbed? Hindi. Flatbed. Hawakan mo ito. Hintay natin yung ordinance. Yes, sir. Eh, hindi siya naman masyado makistorbo dahil kung wide yung kanilang. Kasi po ang amin dito, sir, na kasada, eh, hindi man talaga kalakihan. Kaya ho, hindi na kami nagbibigyan ng permit. Eh, so kung hindi kayo nagbibigyan ng permit, dapat din na hinuli yun. Sa area mo, wala diyang national, part ng national meron road? Meron po, sir. Meron po ito, Alabang Sapote. Is national. National. And then, ito pong Jay Aguilar, medyo malaki po yan. Saan ka ba dumaan, brother? Doon po, galing po ako ng Cavite po. Gumano po ako sa ilalim ng tulay. Ano yung dinaanan niya, national? Hindi, ano yan? Ano yan? Kung sa ilalim ng tulay, di ba? Opo. Papunta ka kung saan? Dito siya sa extension po ng LRT. Papunta po na. Ano yun? Pwede yung daanan yun. Sugat po. Kasi iyon, ano naman yan? Hindi naman kahit hindi siya kaluwagan, pero iyan is national road. So national road yon. Yes, sir. Pag national road, hindi pwede ang local ordinance. Kasi, yes, sir. If we talk national road, yes. Baka yung taga Mindanao, dadaan doon. Eh di, hindi nila alam, lalabas na bitag. Yes, sir. Diba? Yes, sir. Ngayon, yung dinaanan niya kung saan siya nahuli ng iyong enforcer, part ng national road yon. Yes, sir. So, balikan natin, patingin ng ordinansa. Anong sinasabi diyan? No motor vehicle or trailer or combination of such vehicles equipped fully with pneumatic tires which has a total gross weight including vehicles and load in excess of the requirement prescribed as mandatory by the LTO shall be operated or moved upon any public road, street, or highway. Ordinance yan, pwedeng mabasa. Yes, sir. Yes, sir. No motor vehicle or trailer or combination of such vehicles equipped wholly with pneumatic tires which has a total gross weight including vehicle and load. So pinag-uusapan dito yung weight. Okay, sir, meron kasi sir dyan eh yung BPW, di ba? Medyo may nagtitimbang yan. Apa. Yung weight, di ba? No? Ngayon Hepe, dito sa sinasabing no permit, saan particular ordinance, saan siya pumapasok dito? Sir, so, kasi ang pinag-uusapan dito, loads eh. Yes, sir. Kasi kami nga, sir, hindi na nga kami nagbibigay ng permit ko dyan. Kasi ho, dahil nga doon sa ang amin na ng palisiya, para makatulong kami sa motorista, ang ginagawa namin, kung medyo malaki yung trend ng wine, ibiyahe mo lang siya ng gabi. Pero, Hepe, yes, sir. Nire-respeto ko naman ang lokal na pamahala ng Las Piñas. Yes, sir. Pero yung sinasabi mo nga na permit, wala naman akong nakikita dito na sinasabing kailangan pag may sasakyan na katulad nung kanyang truck, kailangan kapag may karga na heavy equipment, yes, sir, dapat yes, may yes. Permit. Wala naman dito. Wala nga, sir. Kaya nga, sir. Hindi o, diba? Hindi makakasir kami. O kaya nga. Lilinawin ko. Yes, sir. Yung enforcer mo, walang legal na basehan para hulihin siya na no permit. Yes, sir. Why? Kasi wala kayong ordinansa na nagsasabi na dapat may permit kapag dadaan at may kargang heavy equipment. Tama po. Yes, sir. Pangalwa, kuya, Hepe, dumaan siya sa part ng national road. Maliban sa wala kayong ordinansa, hindi pwedeng makover ng ordinansa yun.
hindi kayo nag-i-issue ng permit sa truck na magkakarga ng heavy equipment, tama? Yes, sir. Yes, sir. O di hindi valid yung holy so, ng tao? Tama po. Tama po sa kaya kasi kung hindi with your respect naman, kung kami nagkamali, sir, hindi, sir. Alam mo, Hepe, wala kang problema sa akin kasi lahat tayo nagkakamali. Yes, sir. Wala naman perfectong tao. Yes, sir. Ang hangad na lang natin, maitama. Yes, sir. Oo, kasi katulad niya, nahuli, absent sa trabaho. Pero babalikan nga po natin, Hepe, kapag national road, hindi pwedeng masakop ng local, Brother Matt. Yes. Kasi pag national, pwedeng taga Mindanao ka, mapadaan ka doon. Yes. Eh, parang lalabas na bitag yon. Samantalang kung local ordinances, parang ang assumption doon, ang mga dumadaan doon, mga local, ano lang, individuals. Pwedeng pwede yon. Plus, of course, yung signages. Tama ba, kuya? Tama po, sir. So, ibig sabihin, kuya, with respect sa iyo, hindi ito valid. Sir, kung pag-uusapan nga natin sa sinasabi na yan, maaari nagkamali po yung process. Yes. Ngayon, sir, ano naman, sir, sabi niyo nga, ang mga nagkamali naman ito, misa, ako naman, naglagay naman ito, sabi sa kanila. Siguro, sir, kung ako naman, sir, kung ano mo yung ano namin, ako. Hindi na natin papahabain. Ako. Ikaw ba kinumpis ka lisensya? Hindi. Hindi po. Tikit. Okay. Kuya. Yes, sir. Hepe. Dapat magawan mo ito ng appropriate report. Yes, sir. Kasi ang alam ko, pag ito ay basta sinorender sa'yo at hindi na-clear, yes, nagre-report kayo sa LPO. Yes, sir. Tatamaan naman to. Yes, sir. Nagkakawa na sila ng reporter na... May Viber ka ba? Meron ka ng Viber, sir. Kukunin ko yung number. Apo. Pag nagawan mo, Hepe, ng report, bigyan mo ko. Apo. Para ipapadala ko dito sa driver. Yes, sir. Ano para sir, later on, may reference kami na na-clear na ito. Yes, sir. No. And kindly advise your traffic enforcers. Yes, sir. Na walang ganong violation. Yes, sir. Hindi ito trabaho ng congressman. Yes, ma'am. Yes, sir. Yes, sir. Kaya lang, bago ako pumasok sa politika, advokasya na eh. Eh, pangit naman na pagpasok ko sa politika, tatalikuran ko na yung advokasya. Yes, sir. And ako naman, Hepe, kaya nga nakikipag-usap sa katulad mong Hepe. Ako. Gusto ko malinaw. Yes, sir. Mahirap. Ayaw ko kasi, Hepe, yung dahil congressman ako, parang ang nangyayari, barasuhan. Kayo naman eh. Tumutulong naman. Basta ganito, Hepe, ang ating pamantayan. Pag may kapamilya ko, kamag-anak, barkada, kaibigan, kumpare, yes, sir, tao ko, nahuli ng enforcer ninyo, yes, sir, at nakita mo naman na mali talaga yung nahuli, yes, sir, kalimutan mo kung kamag-anak ko, kaibigan o barkada. Doon lang tayo sa tama. Kasi, Epe, kung binanggit ka mag-anak ko, kumpari ko, eh dahil dati tayong parehong pulis, eh parang, sige, okay na yan. Hindi na magkakaroon ng pagbabago. At kawawa naman yung magbabalot. Kung pag may connection sa akin, absulto, pero pag magbabalot, vendor, tutuluyan natin. So, para magkaroon, Epe, ng chance na magkaroon ng pagbabago, doon tayo sa tama. Yes. Ako naman, hindi ako nagyayabang kapag may binara ko kayo, tama kayo, mayroong binara ko kayo na sa pilitang pinasusunod kayo sa mali na bata ko yan, cancelin mo huli, pwede ka naman magsumbong sa akin at ako makikipag-away para sa'yo. Kasi ayaw natin yung barakuhan eh. Yes, sir. Kasi pag ang mangyayari, Hepe, barakuhan, eh wala nang pag-asa. Di ba? Wala nang pag-asa. Kaya dapat doon sa tama. Kaya ako nabanggit ito, Hepe, para malinaw sa ating lahat, pag yung motorista ay tama, pinagtatanggol ko. Pag naman yung motorista ay may ipinagyayabang at binabara ko yung enforcer mo,
kahit alas 12 ng gabi, patawagin mo sa akin. 24 oras naman. Kasi doon tayo sa tama. And share ko lang ito, Hepe, kaya natin ito ginagawa. Eh, napakagandang opportunity na nasa position tayo. Gawin natin yung tama. Okay? Yes, sir. O, bahala ka na dito. Yes, sir. Gawa ko ng taxi, alam ko na sa Viber ni... Yes. Alam mo na, yung number ko, bibigay ko sa'yo. Yes, sir. May kumanda ka siguro, sir. Sige. Sir, matanong ko po pala, yung sa pag may karga po kaming heavy equipment, may oras pa rin po ba kaming susundin na pagdaan doon? Ano naman eh, kung mga excess talaga, mas maganda sana kung ano ba yung malalapat ba? Pero may taxi, may truck ban tayo. Itong para malinaw. Opo. Ang pinag-usapan natin, kaya siya nahuli, sinasabi na may load na equipment. Yeah. Which is, walang ordinansa, wala sila implement, kaya hindi valid yung apprehension. Mm. Ngayon, yung sinasabi ni Epe, kung malapad, mayroong kasing sasakyan na nakarehistro, pero malapad. Tama ba, kuya? Yes, sir. Oo. Kung malapad lang, kung maaari sa gabi, dahil siyempre, mas delikado siya, sir. Kaya, ngayon, kuya, excess load. Hepe, kung medyo malapad, nakukuha ko naman yung punto mo eh. Mm-hmm. Eh, pag pinag-usapan ay national road, hindi talaga kayo pwedeng mag-ano dun eh, mag-implement ng ordinansa. Ang sinasabi mo, kung maaari, kaya lang, pag sinabing kong maaari at sila'y dumaan, hindi pwedeng hulihin. Tama ba ako? Kasi nga, gano'n nga, sir, aming nga, policy lang na lang. Pinagbibigyan na namin yan kasi wala naman sa tagang dadaan, sir, dito na. Siyempre, kung mayroon akong ginagawa, nagdi-deliver. Alam mo, nakikita ko naman, mabait ka eh. At saka si Mayor eh. Kasi, sir. Pero, wag na nating, burahin na natin yung pinagbibigyan kasi may abusado eh. Kung bawal, bawal. Kung pwede, pwede. Yes, sir. Oo. Yun nga, sir. Kami naman. Kung tinginin nyo, kuya, ay tama. Nagigisaan kami sa mga gusto namin matulungan din yung mga truckers kasi wala taga sa nang dadaanan. Kaya na po na. Pero national road yun. Yes, sir. Wala kami magagawa. Ang gagawin mo na lang, Hepe, mag-provide ng enforcer doon to manage traffic. Yes, sir. Yes, sir. Sir. Oo. Bilang di ba, dito, marami din naman dito ng dumadaan ng mga heavy equipment. Wala naman sila. Hindi na namin yung hindi yun. Kasi nga, pag-truck ban lang talaga. At saka alam mo, Hepe, kung sakali na may ordinansa kayo, sa usapang legal ko, questionin ko. Kasi papaano kung lahat ng lokal na pamahalan ay gagaya? Ay kung ako ay taga Cavite, Hepe, pupunta ako ng Tugiga raw. Ay, lahat pala ng bayan, hihinga ko ng permit. Kaya nga sir kami dito, sir. Hindi na namin nagbibigay ng permit. Basta ilagay lang sa tamang oras. Kasi ano naman, sir, eh. Kung talagang bibigyan mo, eh. Wala taga dito, masikip talaga rito, eh. Kahit sa i-divert ka sa kahit sa lugar, i-divert. Hindi, tsaka kuya, Hepe, may problema dun eh. Pag pinag-usapan natin ng permit. Kasi kung nag-i-issue kayo ng permit, huhulihin ang enforcers ninyo yung walang permit. So may problema talaga doon. So pag lilinaw, pag national highway, hindi pwedeng saklawan ng lokal na pamahalaan. Pangalawa, hindi pwedeng manghuli ang enforcers ng walang ordinansa. Ay, yes, sir. Alam mo na, sir. Diba? No, ordinance. May tanong ako sa'yo. Yes, sir. Kuya. Sir. Epe. Ano bang nangyari doon sa ini-implement dati ninyo sa tsinelas? Pag naka-tsinelas yung mga sa likod, okay na sa akin, sir, huli na yan. Hindi, balikan lang natin. Apo. Gusto ko lang malinawan. Nung bang pinag-uusapan sa MMDA yan, yes, sir. Umaaten ka? Yes, sir. Yan naman ay alam na inamin ng MMDA eh. Idea ni Kern. Ayan eh. Ba't tumatawa to? Malisyoso ito. Kaya nga, sir. Diba? Huwag ka na sumanggi kasi napatawa si kuya, ano? Kaya natawa si kuya. Ako naman, sir. Bukat nung medyo nakakaalan. Lahat ko sa amin ng backlight. Pero marami ka rin nahuli. Ay, sir. Nung una, sir, kasi siguro, nasabi ang anong kaibigan mo na chief of police. Dahil police ka rin dati. Yes, sir. Sabi ko, Epe, pakisabihan mo yan.
Kasi ang plano ko talaga, pag hindi na-stop yan, magsasampa tayo ng kaso. Para usapang legal. Pero alam ko, ikaw naman na hindi ko kino-question, gusto ko lang banggitin sa'yo, ang pagkakaalam ko, inadapt lang ng lokal na pamahalaan yung resolution ng MMDA. Na dapat sana magkakandak din kayo ng sariling consultation. Pero hindi nagawa. Kasi, hepe, alam ko, kung dinaan sa tamang proseso yon, eh, maninindigan ka, alam ko yon. Siyempre, susundin mo yung lokal na pamahalaan ng Las Piñas. Pero dahil may pagka-shortcut yon, naobliga ka at tinigil mo. Tama? Natawa siya eh. Alam mo, bago kita tanungin po yan, nagtinarbaho ko na yan. Alam mo, i-share ko sa'yo. Pagdating sa enforcement, mabagsik ako. Halimbawa, walang helmet. Hindi ako kayang pakiusapan. Rider, nagmamaneo, hindi nakasapatos, hindi ako kayang pakiusapan. Nung nasa HPD ako. Kasi ang pinag-uusapan dito, safety. Pag rider ka, hindi ka nakasapatos, hindi maganda yung driving mo, pwede kang madisgrasya, pwedeng mamatay. Kaya pag safety ang pinag-uusapan, mabagsik talaga ako. Ang ina-actionan lang natin, kuya, yung maling enforcement. Yes, sir. Kasi mabagsik. Dahil kung masasabihin ng mga tao, kaya lang, siguro kung isa din mga nababag din sila ng hindi pa. Ang kasi everyday, sir, morning, andito na ako ng 4:30 ng magandang araw. Everyday, sir, yan. Pero salamat, ha. Malalang... sa formation, ako na po yung... Hepe, matanong kita, may mga deputize kayong police, no? Meron, sir. Dahil medyo busy kami, pasensya ka na, merong nag-complain sa amin, yung police ninyo, nanguhuli ng walang helmet, pero siya, na-picturean, walang helmet. Naalala mo yun? Parang nga, sir. Parang may na... Anong ginawa ninyo doon? Sa amin, sir, siyempre, yung chief of police, sino yung... Ay, pasabihan mo naman yung, ano mo, yung tao mo. Sa amin, sir, pag ako enforcer na, huli ko, indisciplina ko, sir. Hindi man aksyon na... Anong usually... Malimit na, sir. First offense. Binibigyan ko siya ng penalty na 2 days, 3 days na no salary para madala siya. Mm-hmm. Sasabi ko sa kanya, kung ikaw may motor, may helmet, yun, background mo kaya meron din. Kasi pag basta na aksidente yan, saka hindi, naka-uniform ka. Tama. Eh, laking dagok naman para sa akin. Insulto, sir, insulto na... insulto sa kanila na naghuhuli para hindi marunong sumunod. Yes, kaya po lagi dito na may mga napaprosan ako lagi ganun po. Pero ganito ha, diretsuhan tayo. Yes, sir. Halos wala ng complaints kaming natatanggap against Las Piñas Police na deputize ninyo and enforcers. Ito na yung, so far, ito na yung pinakahuli. Di, salamat naman, sir. Hindi ko na hihilingin sa'yo na iharap mo sa akin yung enforcer kasi kumbaga sa level natin, okay na. Ang gusto lang natin, hepe, yes, kuya, huwag nang maulit. Yes, sir. Sir, pasensya na kayo. Wala pa lang ako na yung bagsak na ano nito. Pero... wala kang problema, nagkapi na kami nun. Yung nakausap kita, naging malinaw yung problema niya, yes, sir. Okay na sa amin yun. Ay, ako naman, sir, sabi ko na. Kuya, paki-reiterate sa enforcers ninyo. Yes, sir. Huwag nang maulit yan kasi nag-usap na tayo. Kapag may enforcer ka na inuulit yan, na, sir, hindi naintayin yung pagkakaso ko sa kanya. Na. Ako na sa mismo gagawin. Ayun ang gusto ko. Para po, ako naman, sir, naupo ako dito, matagal-tagal na rin. Marami rin akong naparusahan dito. Na. Talagang, sir, binagbibig ko talagang masyado matigas ang ulo. Eh, pinapatanggal ko na. Anyway, Hepe. Apo, hindi ko man, wala pa lang tayo na, pero hindi na, ako sa lahat na pa. Pagkaspas. Okay, tamo, bayad na to. O, sama natin siya. Apo, thank you po. Isa pa po. Thank you po. Dito. Ayan, sa kanya ng tulong truck driver ako, sir. Ayan ang may.
Okay na. Okay na. Photo ba? Sakit na ka namin ni Hepe. Isa-isa lang. May bayad to eh. Sakit na ka Hepe. Isa-isa lang. May bayad to eh. Oh, next. Thank you, sir. Thank you. Okay. Bro, sa akin naman bro. Picture mo kayo bro. Okay. Karen? Okay, Karen. Karen, eh. Oh, sakit bakit na kayo. Bakit video to? Bakit video? Sakit na ka namin eh, Epe. Epe, thank you po. Okay. Oh, sakit na ka namin eh, Epe. Ulit, di nakatingin si Hepe. Salamat po. Thank you. Ba't ka nandyan? Thank you, Father Matt. Yung ano ko po, hindi ko alam na may ipapakita pa pala ako sa ticket. Paano ba yung kasamaan ko? Swerte mo, nahuli tapos naman yung sa Manila, paglampas ng Luneta. Ang nakahuli, enforcer nila. Opo, kasi magkano ano po, multa? Andito yung ticket niya. Magkano multa pa ito? Kasi sir, ano, nung nag-COVID, parang na... May alam mo kung bakit swerte ka? Tatawag na ako. Nalaman mong expired. Opo. Dahil pag hindi, at ang nakahuli sa'yo, LTO, ang multa, 10,000 plus 2,000, 12,000. Kaya pasalamat ka doon sa enforcer. Check pa po namang gabi. Oo, kaya nga. Tagasan ka? Ano po, Las Piñas po, Almanza. Kapit-bahay ko po sila. Ito ang gusto ko, ha? Alam mo, gusto ko yung style nito. Yes, po. Kapit-bahay yung Hepe, pero nahuli, dahil alam niyang tama ang huli, hindi gumamit ng padrino. Tama. Tama yan. Saludo ko sa'yo. Ang galing. Salamat niyo. Saan ka galing? Sa, ano po, Big Night po, Valenzuela. Valenzuela? Opo, Big Night po. Ilang araw ka nang absent? Hindi naman po. Kahapon lang po, nagawa lang po ako ng trako, ng mulya po. Baliwala pa naman pong biyahe. Naghintay lang po talaga. Galing ka doon ngayon? Opo, sir. Sa Valenzuela? Opo. So, absent ka ngayon? Opo. Thank you po. Ang gasolina at saka yung sweldo mo ngayon. Magkano ba ang sweldo mo sa isang araw? Hindi naman po sir ako arawan, pero ano po, porsyentuhan po sa biyahe. Oh, magkano porsyento mo isang araw? Kapag, ano po, pag sa 10,000, 1,000 po yun. 10,000. O, di tama, 1,000. Okay na po ito. Mahalaga po na tulungan. O, di ba? Huwag ka nang kumain, huwag ka nang magmerienda. Talaga sinadya ko ipakita kay Hepe, nagbigay ako ng 1,000. Para ma-realize ni Hepe, pag mali ang huli, may danyos talaga. Yes. Kaya ako binigyan, kawawa naman. Absent sa trabaho. Kaya pakinig mo naman kanina, pinapangako ni Hepe na wala nang mahuhuli na kapag kapareho nun sa'yo. Na-permit. Wala nang mahuhuli na permit. Wala. Kasi ako na nga parang hindi na kayo gumastos sa permit. Eh, ako na yung policy namin na payagan kayo basta wag lang doon sa oras. Missy, may track ban tayo, di ba? Oh, track may track ban ba kayo? Meron. Lagi siyang may binabanggit na track ban. Pag 9 po ng maga, okay na po yan. Oh, Epe, may binabanggit ka kanina pa track ban. Baka malimutan ko. Meron, wala? Meron, sir. May track ban. Kasi sir, meron kami sa ano. May cyanides kayo? Anyway, yung iba sir, medyo natranggan na. Kasi nagagawa, ganito, Epe. Nagagawa kasi sa ano eh. Nagagawa kasi yung mga dito na maraming naman. Ang gandang issue nito, Epe. Yes, sir. May track ban, di ba? Yes, sir. Pasensya, pag may nahuli ang enforcers ninyo na track ban pero walang signage, ikaw ang pagbabayarin ko ng multa, ha? Yes, sir. Ha? Sana walang mahuli. Eh, sabihin mo bata mo. Kasi alam mo bakit, ang truck driver, hindi lahat kamag-anak ni Madam Auring. Yan natin sa ano, sa website para mas na... Diba? Mas na... Dapat, Hepe, hindi. Si Kong Busita. Mga ilan bang signages kailangan nyo? Hindi, ako may sabay. Hindi, mayabang ako eh. Yan ako sa engineering, sir. Kaya lang, pag ako ang nagpagawa ng signage, boboljakin ka ni Mayor. Apo, siyempre. Kasi insulto sa kanya. Sa diba? Ano, sir, sa engineering naman, sir. O, di lang, pag may nauli, truck ban, walang corresponding signage, tabla.
tabla. Babayad ka. Plus, yung sweldong nawala sa driver na naabala, plus pang gasolina. 1.5, okay na yun. Madaling kausap, dating pulis eh. Di ba? Sabi ko, pag may nahuli, Bro Jerry, truck ban, totoong may ordinance sa truck ban, pero pag walang signage, si Jefe ang magbabayad ng multa plus 1,005. Kung hindi naman siya nahihiya, hati kami.